Kaya samahan niyo muna akong mag-set ito ah. Samahan niyo akong mag-compute ng ating estimated SSSS pension. Shortcut ito guys. Napakaraming computation dyan na ang sakit sa ulo. Almost ang dami kong tiningnan na video. Grabe ang computation nila, sakit sa ulo. Pero ito ay shortcut lamang. Kaway-kaway sa mga excited dyan, sa mga empleyado, no? Katulad ko. So, gusto ko lang pag-usapan natin ang excited nating inaasahan in the future, which is na pension. So, siguro naman lahat ng empleyado, no? Lahat naman tayo ay gusto magkaroon ng pension. So, samahan nyo akong mag-compute at sisikapin natin. Madali lang ito, guys. So, yung SSS formula kung tawagin. So, hindi ko kayo pahihirapan. Ibibigay ko sa inyo ang estimated na shortcut. Okay? So, yung una guys, yung unang formula natin, so, itong minimum pension na 1,200 per month. So, kapag naka 10 years ka sa SSS na hulog contribution, accumulated yun na, possible na kung mababa lang yan, basta naka 10 years ka, ay ang pinakamababa mong pension ay 1,200. So, siguro hindi ka tayo bilong dito kasi mataas yung contribution natin. Pangalawang formula is, number 2 is 2,400 per month if 20 years ka lang. 10 years, above 10 years, kung hindi lalagpas sa 20 years, so 2,400. So, itong tinatawag na 40% ng average income mo. Ang tinawagin na, kung ang terminal dito ay average monthly AMS service credits. Yun. So, for. So, kung hindi ka ito bilong, dito tayo sa pangatlong formula. Napakadali, guys. Yung 300 plus over 0.02 times AMSC kung tawagin times credit year services. O, paano ba ito mangyayari, guys? Ipa-plus ko dito yung formula para bigyan ko kayo ng sample. So, ngayon ay sana mabigyan ko kayo ng linaw para ma-compute nyo din yung pension nyo. Kung kayo ay magsarili, wala kayong magawa, ay nangarap din kayo. Habang nakatayo kayo dyan, o habang nakaupo, habang nag-break time kayo. So, sipat-sipatin nyo kung magkano ba ang magiging pension nyo, no? Base dyan sa ibibigay nating formula. So, shortcut lang ito. 300 plus parenthesis 0,2 times AMAC times credit service. CYS. Credit year services. So, paano ba yan? Siyang sakit sa ulo. Kung isu-shortcut mo ito, guys, sa base sa example, 81.5% ang multiplier niya. Shortcut yun. Yung una, 40% yun ng average contribution credits mo. Itong pangalawa, kung isu-shortcut mo sa base sa example, ay 81.5%. Ang lalabas dyan ay 16,300. Ano ba itong sinasabi kong sample na ito? Ganito guys yung sample, di ba? Yung, kaya basahin ko na lang muna, yung AMAC mo is 20,000. Ito yung AMAC, yung sahod. Tapos, yung credit of service mo ay 40 years. Credit CYS. So, ngayon, kung ibabase mo sa formula, 300 plus close parenthesis 0.02 times AMC or 20,000 yung sahod mo, i-multiply mo lang sa 40. So, yung lalabas ay, ito, 300 plus close parenthesis 0.02 times, multiply lang, 20,000 times 40 is 800,000. So, ngayon, so, binaba lang natin, 300 plus close parenthesis 0.02 times 800. So, yung ending, ba mo yung 300. So, ngayon, ang resulta ay 16,000. 0.02 times 800,000 is equal 16,000. So, ngayon, 300 plus 16,000,
ang possible pension mo ay 16,300. So ngayon kung shortcut 'yan, about percentage 81.5% short. So kung may calculator ka, matatansya mo na. So plus kung may dependent ka, ang dependent guys ay 10% per dependent. So kung lima yung dependent mo, limang 10% ang madadagdag sa pension mo. Okay? So itong aking pension, estimated lang natin, no? So meron akong ginawang pension dito. So example, yung estimated pension ko, pakinggan nyo, ano? Ito. So sa ngayon, sabihin na natin, example, ang sahod ko ay 20K. Forecasting to before the future to retirement of 60 years. So pag 60 years po kasi, pwede na tayo mag-file ng optional retirement fee sa SSS. Sa pag ang mandatory naman ay 65. Pag 65, wala na talaga pension. Tuloy-tuloy na. So itong example ko ganito. Let's say ngayon, ang sahod ko ay 20K. So ngayon, ang forecasting ko ngayon, since 1998 pa ako nagbabayad ng SSS, so bago ako mag 60 years, equivalent total amount kung nahulog ay 43 years akong CYS kung tawagin, credit your services. So tantya lang yan guys ha. So kung ako naka 43 years akong length of service sa SSS na naghulog, so ang forecasting ko naman na sabihin na natin, sahod ko noon ay AMSC ko that time na mag-retire ako ay sabihin na natin, babaan lang natin, 28K. 28K, no? So ngayon, so 28K times, ano lang, i-multiply mo lang yan sa 43 years. So ang resulta niya ay 1.20400, 1.2, okay. 1,204,000. So ngayon, so ano ang possible pension ko? Yung 1.20400, 1.2 kung in shortcut, i-multiply mo lang yan sa 0.2. So ang result niyan ay 24,080. Ngayon, ang plus, i-plus mo yung 300 na ng formula. So, ang possible pension ko ay 24,380. So, ngayon, anong pare? Kung sa sinasabi ko kanina, 81.5% yan in shortcut sa sahod na, sa AMSC natin. Okay? So, malinaw, no? No, shortcut lang. Ang tatandaan mo lang dyan, so ngayon, kung mag-i-estimate ka ng pension mo, so i-estimate mo yung kung ilang taong ka nang maghuhulog sa SSS bago ka mag-retire. So yun lang kukunin mo, for example, yun, 43 years. So ngayon, i-estimate mo naman yung pinakasahod mo noon, AMAC kung tawagin. So makukuha mo na yung amount. So i-multiply mo lang yun sa 0.02, ang amount nun, ipa-plus mo yung 300 plus ang amount nun, ayun na yung pension mo. So ikaw, I think kaya mo na rin mag-compute ng estimated income mo. May mga, may simulated sample dyan sa SSS kung makakalag-in kayo, no? Mayroon dyan simulated na parang dry run ng estimated pension nyo. So ngayon, ito ay ang pag-uusapan lang natin kasi sino ba namang pero guys, sa totoo lang, kulang na kulang talaga yung pension ng SSS kung dyan lang tayo aasa. So, huwag tayong masyadong masa doon. Baka mamaya may mabankrap yung SSS natin. Marami ng story, di ba? Well Health SSS. So, yung formula niyan guys ay napakaganda. So, I think nabigyan ko kayo ng idea regarding dito sa kung mga empleyado kayo, makakaroon rin kayo ng forecasting ng pension. At least meron kang idea kung paano kinocompute yung SSS dahil dito sa ating channel, no?
Yun yung sinasabi ko, guys, hindi lang tayo nakapokus sa criminal law. So, kung mga anong kailangan nating exciting na patutunguhan, lalo na pagkakapirahan, ay isinasama natin dati. Sinasama natin yan dito. So, yan ay mahalaga. So, kahit paano na kung wala kang ipon, o asa ka lang sa SSS, so, at least alam mo yung amount na yon. O ano lang ba yung amount ng 24K after 20 years? Baka ang kalahati niya, pambayad mo lang ng kuryente at tubig. So, ngayon nga, 3,000 o ang pambayad mo ng tubig after 20 years, di ko alam kung magkano. So, I think 5,000 to more ang bilis ng kuryente natin. So, kulang talaga yung 24K. Okay? 24K pension. Oh, so, ngayon, kung... O sa dagdagan natin, no? Kung ngayon naman ako magpipensyon, let's say, kung ngayon, no? So, 1998 ako nag-start. 2021. Wala na. Wala akong sample dito. Pero, I think, nakuha ko yung ano nito. So, 23 years. So, yun lang yung multiplier ko. So ngayon, kung 23 years, so tingnan natin, kung ngayon na ako magpipensyon, no, for example, retired ko ngayon na ako magpipensyon, in madalian, kumpitin natin, so 1998 ako, so 2021 ngayon, 23 years. So ngayon, kung ang sakot ko 20, ay 9,500, o sure cut. O paano ko kinuha yan, paano ko in-estimate yan? Simple lang, ganito lang guys, napakasimple. O paano bang ginawa ko? 20,000 times 23 years. So, ang product niya is ganon. Tapos, add mo lang yung 300. So, 95 ang result. O, di ba? Napakadali. Sabi ko sa inyo, yung simpleng problema, napakadali sa atin. Di ba? O, testingin natin, di ba? O, yun guys, napakasimple. So ngayon, example natin, kung ngayon ako mag-retire, ito ang resulta, 20,000 times 23 years equal the product is 4,600. 460,000. So ngayon, yung 460,000, i-multiply mo lang yan sa 0.02, o ang resulta is 92 plus 300 na yan, nasa formula ko mo, ay din 95. O, di ba? Ang bilis. Sabi ko naman sa inyo, ang bilis natin sa kapirahan. Hindi nyo alam, ang lingkod yung dati, mathematician ako. Ngayon, believe ka na sa formula. Okay guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. My name is Police ako at muling nagsasabi, hindi lahat ng police, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.